Ito mga kalapatid, sinintay natin pumasok yung dagit natin ngayon kasi kanina pa tong umaga mga kalapas, gustong pumasok sa loop natin. Ayan, inihintay ko lang siya pumasok dito sa trap door. At pag napapasok natin yan, jackpot na naman tayo mga kalapatid. Ano? So yung pinakaulan nating kalapate, ito yung white flight na yan. Bumalik na naman dito mga kalapatid at nag-akit pa ng kalapating isa pang dagit. Diyos may umarimar na yan. Ayan na siya mga kalapatids. Yan yung ulo niya palusot-lusot na sa may trapdoor natin. Kaya lang hindi niya kabisado yung trapdoor natin. Pero tingnan pa rin natin kung papasok. At pag pumasok to, ayan na, ulo niya nakikita ko. Kaso parang may tama yung kanyang mata. Huwag naman sana one eye cold. Kasi kung one eye cold, hiwalay agad natin tong kalapati na to. Ito na mga kalapatids, mukhang papasok na siya. Halos kalahati na nung katawan niya. Nakakapasok na yan, kaso bumabalik-balik. Check natin, abangan pa rin natin kung papasok dito sa trapdoor to. So okay, hindi ako makaalis dito sa kinatatayuan ko ngayon kasi baka lumipad mga kalapatids, ano? Kaya sinet up na natin tong camera para makita natin na papasok siya mga kalapatids. Yun! Eto na, pumasok ko siya mga kalapatids. Napakagandang ibon, no? Velvet. Paborito ko pa naman ang kulay ito. Diyos may marimar. Huli ka, ayan. Napakagandang ibon mga kalapatids. Ang dagit naka daladala ni ano. Ayun o, yung nanat sa baratilyo, yung kulay puti na yan. So, what's up sa inyo mga kano? Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, palis na sana ako. Kasi katatapos na natin magpa-lopply. Eto, may kasabay na umuwi si ano. Ito, huli natin. Bumalik na naman dito, eto. Etong nabili natin sa baratilyo. So, hindi ko siya napasabay sa truck nung last lap kasi hindi rin tayo nakapunta at meron akong pinuntahan. So, bumalik siya dito. Ngayong araw, may kasama pang isa. Jackpot mga kalapatids. Dalawang kalapate yung bumalik dito sa atin or else na dagit natin. Ayan. So, itong ibon na to, ang tagal na nito dito. Wala na, pabalik-balik na siya. Butcher na tong kalapate na to mga kalapatids. Ayan. Kung wala talaga mag-claim, until na wala pa rin nag-claim, ang gagawin natin, pamimigay ko na lang to. Kasi naman ako mag-alaga, so baka karmahin pa tayo mga kalapatids. Ayun na talaga niya, umalis eh. Ayan o, oh. Napakagandang kalapati. Tapos, ito yung daladala niya ngayon. Ayan, napakagandang black velvet. So, kahit, may sticker pa pala. Wala mo natin to. May sticker pa pala tong ibon, eto. Ito na! Kubo Pro mga kalapatids! Ayan, Kubo Pro. Kubo Pro yung kanyang sticker. Hindi ko napansin agad, may sticker pala. Kaso, malapit na matanggal. Ayan, oh. May check natin yung sing-sing niya. Tapos may tape pa ng ano, yung napipilas lang na tape. Ito. Dito lang natin kasi babalik din natin yan. So, hindi ko alam kung anong club ang may karera ngayon dito sa Norte. Check natin yung ano, yung sing-sing para makita. Ito yung sticker niya. At ang kanyang ring band mga kalapatid is PHA pa 2023. Ayan. Kaya kung titingnan natin yung ibon, tapos yung sing-sing niya yung merong ano, yung uso ngayon, yung meron sa loob. Ayan o, nakita nyo. Yung iwas, anong tawag doon? Hindi na talaga matatanggal yung sing-sing. Ito, yung double mga kalapatids, parang Taiwan. Ayan, no, double ring po. Pero ano, yung nakalusot siya sa loob ng, ano, ng sing-sing. Ayan, PHA 2023-000-545. PHA 2023. Hindi ko alam kung commercial ring to. Pero ang ganda ng sing-sing nila. Ayan, may ganito. Ayan na yung uso ngayon na sing-sing. Yung meron sa loob. Nasasalpak yan sa loob na ganyan, no. Ayun. Yun, ganon. Parang Taiwan style mga kalapatids, yung sing-sing. Tapos, black velvet, napaka ano, paboritong kulay ko pa, isa sa paborito kong kulay. Ayan. Okay naman ilong niya, okay naman yung mata niya rito sa left side. Dito sa right side, may tama ito, napansin ko na to kanina pa. Ayan, may one eye cold siya, tapos parang may bulutong. Ayan o. May one eye cold na, may bulutong pa. Ito yung nakakatakot mga kalapatids. Pero sa kabilang mata niya, okay naman. Ayan. So, jackpot mga kalapas yung mga ibon. Gantong mga ibon nila Sir Egayap. Diba?
Doon kasi una na nakita yung magandang ibon sa alagang magaling. Doon pa kay Doc, anong pangalan nun? Basta kay Doc, yun, yung napapanood natin. Yung mga stitch elbout ni Sir Egayap, mga ganitong kulay, mga kalapatids, oh. O, diba? Ngayon, ipapost natin to sa page bago natin i-release. Kasi kung kay Sir Egayap to, eh, jackpot tayo, mga kalapatids. Ako pa mismong maghahatid nitong ibon na to, doon sa loft niya, kung kakayanin talaga natin, kung makonfirm natin sa kanya, yan, napaganda, oh. Baka mga drop pa yung lahi nito or else mga stitch elbout or dyan na Arden. Ganun lang naman yung mga ano eh. Mga possible na bloodline na mga ganitong color ng kalapati. Pero hindi ko naman 100% sure na ganun yung lahi nito mga kalapati. Based lang din sa mga naalagaan kong kalapati at mga napanood na research ng mga pansir dito sa Pilipinas mga kalapatids. Ito, binalik din natin yung ano, yung sticker para bukas kapag hindi na confirm kung ano itong ibon na to, eh papakawalan din natin para pag umuwi sa may-ari eh makikita pa niya yung sticker nung ibon niya. Kasi nga eh nung last karera natin, halos lahat ng ibon natin naubos saka yung iba namatay. So syempre kung tayo nawawalan, eh lahat halos ng pansir eh nawawalan din. Kaya mas mabuti napakawalan natin to at the same time makatulong sa ano kasi nilaban tong ibon. Kaya nga hindi natin siya ilalagay for the meantime. Ayan, kasi wala naman tong laman tong cage na to. For ano ko na lang to, for nursery o kaya yung mga may sakit ating ibon, yan ko nilalagay. Ayan, subukan na rin natin siya pakainin kung kakain. Napakagandang ibon, no? Black velvet jackpot mga kalapatids. Eto mga kalapatids, bigyan natin siya ng breeder mix. Ayan, pure na breeder mix ng Hagibis. Tingnan natin kung kakainin siya kasi gutom na tong ibon na to for sure. Ayan, kung galing pa tong karera, anong date na ngayon hindi ko na alam, eh matik yung linggo pa mga kalapatids. Ayan, subukan natin pakainin kung kakain siya. Ayan, check natin kung kakain tong ibon na to. So bibigyan din natin siya bukas bago natin siya pakawalan ng oregano kaya kalamansi. Huwag na yung antibiotic na ano synthetic kasi baka mas mahirapan siyang makauwi kapag bibigyan pa natin siya ng antibiotic mga kalapatids. Reload na lang siguro saka yung herbal na gamot para maka ano makabawas sa may daladala niyang sakit sa mata mga kalapatids, ano? Yan. Swerte naman natin mga kalapatids ang araw, dalawang ibon agad. Kasi yung isa pabalik-balik na talaga dito. Ito kumain na siya mga kalapatids. Pasensya na, medyo hapon na eh. Nagsindi na tayo ng ilaw. Medyo hapon na mga kalapatids, ano? Kasi nga hapon na rin, nagpa-roleplay tayo kanina sa taas. Hagip lang ng mga warriors natin na pang winter. Ito napakagandang ibon na ito mga kalapatids. At medyo na ilang pasa sa atin mga kalapatids. Kaya gagawin natin, bigyan na lang natin siya ng fresh water from Pasig River. And then hayaan natin siya kumain at uminom. At bukas mga kalapatids, update ko kayo kung anong magiging update dito, kung ibabalik ba natin sa tunay na may-ari or else papakawalan natin mga kalapatids.